Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general reading for Capricorn. Take only what resonates, hindi po ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung messages na magre-resonate para sa'yo. Okay? So yeah. So mga gusto ng personal reading, pumunta ka na lang sa Facebook. Search mo Jing Tarot Reader. Siya po yung pwede magbigay ng personal reading sa inyo. And matutuwa po ako kung subscribe nyo rin ako doon sa ibang channels natin. Nandiyan na lang po sa description box. And kung gusto mo mapanood ng live, nagla-live po ako. Yan, sa TikTok, Madam PTV, Unicorn Princess Tarot. And magla-live ako ng dyan po sa Madam P Vlogs dito naman sa YouTube. Okay? Kaya lang po comedy ang aking content doon. So, medyo comedy yung ating pagtatarot trading. And hopefully mag-iwan kayo ng likes and comments. So yeah, let's start your reading. This is for Capricorn. We do have here the King of Pentacles, the Temperance, and the Knight of Swords. Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Sagittarius and Aquarius energy is also here. Bottom of the deck is the Star. Kunin ko na rin pala yung iba. The Four of Cups. The World. The Ace of Swords. The King of Swords. The Ten of Cups and the Nine of Wands. The Ten of Swords is at the bottom of the deck. I feel like hindi ka masyadong masaya sa kung ano man yung career mo ngayon. And I don't know, pero yung iba sa inyo, hindi ka makaalis sa situation or hindi ka makawala dyan sa situation na yan. But you don't feel na mag-work out pa ito para sa'yo. Or you're really not happy maybe with the people around you. Yung iba, pati sa love, ganun din. Yung iba naman, walang kinalaman sa love. Mas more on sa career kasi yung nakukuha natin sa profession. Maaaring meron ka mga bagay na hinihintay. Yung iba pwedeng... With the Temperance... I feel like you're waiting on someone or something sa buhay mo. And with the World, tinatry mo as much as possible na buuin. Maging kumpleto lang muna sa ngayon. Makontento sa kung ano yung meron. With the Ten of Cups, I feel like gusto mo mag-reach out dito sa person na to. But with the Knight of Swords, you feel like nasa iba na yung interest na person na to. Sa career naman, nakikita natin, okay ka naman eh. Kumbaga, maybe you lack inspiration. Or pwede nga, kung hindi dahil sa, I mean, yung iba, okay naman ikaw sa mga tao sa paligid mo. Pwedeng hindi yun yung, take only what resonates ha. Kung hindi yun ang dahilan, pwedeng kulang ka lang sa inspiration ngayon. Kasi parang hindi ka na masyadong sigurado dito sa person na kakonect mo. And pwedeng feeling mo siya ay may kakonect ng iba. You're still waiting though. Naghihintay ka pa rin. And with the Nine of Wands, I feel like tinatry mong isipin or... parang anuhin na lang sa sarili mo, tanggapin na lang muna sa sarili mo kung ano man yung kinahantungan nitong connection
na ito and then mag-focus na lang sa sarili with the world. Okay? But you're still longing na magkaroon ng another chance or maybe new beginning sa inyo na person mo. Clarify lang natin yung mga cards na nandito. What's with the King of Pentacles? The King of Pentacles is clarified by the King of Wands and the Hanged Man. What's with the Four of Cups? The Four of Swords and the Six of Wands is here. Okay, so sa nakikita natin, you want to find out the truth about this person. Gusto mong magsabi siya ng totoo. Or sabihin niya at least kung ano bang hinihintay niya or may something ba talaga or what. You still want victory with this person. Kasi parang yung iba sa inyo pwedeng ghosting or biglang nawala na lang. The King of Pentacles, this is like your person's energy, Taurus, Virgo, Capricorn. Medyo misteryoso kasi itong person na ito eh. Kulang siya sa words, kulang siya sa... Parang alam mo yon, hindi mo makikita sa actions and sa words niya kung ano ba talagang nararamdaman niya for you. Medyo may times na mararamdaman mo na nagki-care siya and pwedeng nagbigay yon sa'yo ng pag-iisip na parang, ay, parang importante ako sa kanya. But then, gusto mo yung person na ito, pero masyado siya kasi parang wishy-washy, alam mo yon. Hindi mo alam kung gusto ka. May times nagiging totoo siya sa'yo. Nagiging, I don't know, kung sa communication ninyo, may mga sinasabi siyang katotohanan doon. And yun yung mas painful eh. Yung mga conversation na parang kumbaga sa'yo eh pinanghawakan mo. Okay? What's with the King of Swords? This is still your person's energy, the Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. There's someone new here na nagpapakita sa kanya ng maybe another interest. And yung time niya ay napupunta dito sa taong ito. Nakikita natin na ino-open niya yung sarili niya sa iba and also umaalis siya sa situation ninyo because there's someone new. There's someone new. Okay? Sorry about the noise guys kung may mga paraan-raan kasi medyo naririnig po dito yung dumadaan na sa sasakyan. But anyway, yeah, nakikita natin talaga yung new person dito na parang nagiging dahilan din kung bakit lumalayo or umiiwas itong person na ito. What's with the Temperance? Temperance card is clarified by the Three of Wands and the Magician. Aries, Leo, Sagittarius energy. So, sa nakikita natin dito, you need to end things with this person. Yun yung pinaka-advice sa'yo. Huwag kang magpaka-stuck. Okay? You have to cut this person off. Maybe marami kang nagustuhan sa kanya na feeling mo, magko-compliment sa'yo. O yung iba, marami kayong pagkakapareho na napansin mo. Pero marami kasing changes na nangyari na. And the Three of Wands is here. Gustuhin mo mang ilaban yung connection with the Magician. Nakikita natin, niloloko mo lang yung sarili mo dito eh. Don't wait for this person anymore. Yung iba sa inyo kasi, kahit pa sinasabi mo nga, hindi na naka-move on ako, mag-move on ako. Deep inside, you're still waiting.
What's with the world? We do have here the Two of Wands. Yeah. Other people, gusto nilang, they would like to connect with you. This could be new people. Gusto nilang makipag-connect sa'yo but you're not available in a way na, yun nga, you're still waiting dito sa person na ito. You're not available para sa iba. And maybe, natatakot ka ulit magkaroon ng trust, tiwala, pagmamahal, ganyan. And baka umasa ka na naman, ganong energy. So, nakikita natin, there's new people here pero hindi nila magawang makapasok or magkaroon ng connection with you kasi ikaw tong sarado ang utak mo. What's with the Ten of Cups? The Ten of Cups is clarified by the Star. Yeah, someone here really wants you. Ito, ibang person na to, ha? May gusto talaga itong person na to sa'yo, eh. Pero para kasing hindi mo talaga siya pinapansin. What's with the Knight of Swords? You do have here the Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. Ang pinakamagandang advice with regards to love is balikan mo yung kung ano ka noon bago mo makilala yung person na nagpa-sakit, nagpalungkot sa'yo. Diba, you're like, sige lang, go lang, push lang, ganun. And aggressive kind of energy. Yun yung tipo ng tao na parang hindi magpapaloko. Siya pa nga yung maloloko. And yun yung nakikita natin. Na parang kailangan mo bumalik sa ganun. Hindi ko sinabing literal na maloloko ka, but definitely, yung energy mo is you're having fun. You're just going with the flow. Diba? What's with the Ace of Swords? This is for your near future. We do have here the Seven of Swords. Yeah, I can see you walking away. Walking away gracefully from the past. Okay? And nakikita natin yung mahahalata at mapapansin ito ng taong iiwan mo or aalisan mo. For your near future, what's with the Nine of Wands? The Hermit is here, Virgo energy. Yeah, the Page of Cups, the Three of Swords at the bottom of the deck. Be careful lang ulit dito sa person, sa taong pagkakatiwalaan mo, the Ten of Wands. Meron siya mga past energy na parang katulad mo, na parang hindi ako para magtiwala ulit, hindi ako para magmahal ulit. Maybe makikipag-connect ako kasi gusto ko lang makipag-connect, pero hindi ako para magbigay ng pagmamahal ulit dito sa taong makakakonnect ko. So, more on self-love siguro muna then for you para maiwasan. Or kung gusto mo, pwede rin naman. Pero yun nga, you have to balikan itong energy of the Page of Swords, which is this is you. Na parang wala lang, go with the flow. Eh kung hindi ka niya mahalin ng katulad nung ina-expect mo, kumbaga, tanggalin mo yung expectation. And then, wala lang. Kumbaga, kung gusto mo relasyon, sige relasyon lang, pero hindi muna ganun sa ganung kalalim na pagmamahal. Hanggat hindi mo pa naman napuprove na ganun din naman yung ibibigay niya sa'yo. Okay? So, thank you for watching. Sana nakarelate ka, nakaresonate ka, nakuha mo yung energy mo. Nakuha natin yung energy mo. And hopefully, mag-subscribe ka sa ating channel. Nakamoy nga pala ako ng bubble gum. This could be a reading. And also, para sa ibang channels natin, nandiyan na lang sa description box. For our TikTok, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV. Diyan ako magla-live. And also, dun sa YouTube naman, dito ako magla-live sa Madam P Vlogs. I love you all and bye-bye.